Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga kapatiran po at lahat ng mga viewers po natin. Tayo po'y manalangin bago po tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin sa gabi ito. Lord God, we want to praise you and we want to thank you, Lord, for this wonderful moment, God. Be with us and guide us through your Holy Spirit. Bless each every one of us, O God. In Jesus' name. Amen. We are now on the last part of our Bible's that Jesus Christ proved as God according to the law, prophets, and the apostles. At recently po, recap lang, marami na po tayong natalakay. Tila baga, akala natin pare-pareho lang po, pero sa totoo lamang po, pag ating susuriin at titignan mabuti po, may mga kalalang similarities, hairline lang, pero may pagkakaiba. And now, we are now going to tackle about Jesus Christ proves as God according to the law. Tapos na po yun, the prophets and the apostles. And now, our last part 3 is apostles Paul. Si Apostle Paul ang ating pinaka-character po rito. Okay. And Jesus Christ, Apostle Paul wrote that Jesus Christ was the God over all who came in the flesh. In the book of Romans. The book of Romans chapter 9, verse 5. Sa wikang Tagalog, sa kanila mapatriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangiibabaw sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman. At tinatalakay po rito, sa verse 4, sila'y mga Israelita na sa kanila ang pagkukup at ang kaluwalhatian at ang tipan at ang pagtanggap sa kautosan at ang pagsamba at ang mga pangako. So sa kanila po nakasalala yung pangako. Kaya mapapansin po natin dito, ang sabi po dyan, of whom are the fathers and whom from whom? Yung patriarch po, yung kanilang lahi, according to the flesh. Christ came who is over all, the eternal blessed God. Kaya dito po, siya po yung Diyos na maluwalhati magpakailanman. Kaya ipinapakita po dito at sinulat ni Paul sa mga taga-Roma in the book of 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. Kaya dito po mahiwaga ang kabanalan at hindi na pinagtatalunan, ano? Yan yung kanyang pagka-Diyos sapagkat ang Diyos ay nagpahayag sa laman. Pagkita sa mga angels, inaring ganap na Espiritu, ito po ay pinangaral sa mga intil, naniwala ang buong mundo at tinangkap po siya ng kaluwalhatian. Kaya ang nagpahayag po sa laman ay ang Diyos. Kaya hindi na po pinagtatalunan po yan. Okay? And number 2, Paul knew that Jesus Christ is the Lord of glory. Alam ni Paul, a clear reference of God of the Old Testament. Old Testament says, pag sinabi pong Lord of glory from Old Testament hanggang New Testament po yan, lift up your heads, O ye gates, and be lifted up, you everlasting doors. And the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord is strong and mighty, the Lord mighty in battle. Kaya dito po, siya po yung Panginoon ng kaluwalhatian. Maging sa Book of Psalms, siya po yung hari ng kaluwalhatian. At sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoong Diyos. Siya yung dakila at strong, makapangyarihan, the Lord mighty in battle. Kaya siya po yung ipinapakilala ni Pablo po mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. And number 3, Paul revealed the great mystery of our faith. God was manifest in the flesh. Kaya dito po, sa susunod na verse, and Jesus Christ is the Lord who manifest in the flesh. Kanina sa 1 Timothy, number 3 na po yan. The great mystery of our faith, 1 Timothy 3:16. Okay, ito na po, wala na po tayong pagtatalunan pa, tapos na po yan. Sige, sunod.
In the beginning was the Word. O ito na po, in the book of John chapter 1, verse 1 up to 14. 1 and verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya mapapansin po natin dyan, mula nung pasimula, ito ay verbo, at ang verbo ay Diyos, at ang verbo ay Diyos. At sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Sa verse 14 po, sabi po ron, and the Word was made flesh. Sa verse 14, and the Word was became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya dito po, nahayag po sa laman ang verbo, yung nagsalita, yung Espiritu na nagsalita in the beginning God. Bumaba po siya at nagpakilala po siya. Siya yung salita po. Kaya sinabi po sa 1 Timothy kanina na siya po yung ang Diyos ang nagpahayag sa laman. So, purihin ang Diyos at number 4 na po tayo. Jesus Christ was the rock. Siya po yung rock po sa Old Testament. Ito po yung typology ng moreover brethren. Sabi po ni Apostle Pablo sa mga taga Corinto, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. All were baptized into Moses in the cloud and in the sea. 3. Okay. Verse 3. All are the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So dito po, ito po yung typology nung si Moses po. Sila po ay tumawid sa dagat. Sila po ay nabautismuhan sa ulap at saka sa tubig nung sila tumawid. Sila po ay uminom ng isang inumin. At yung sumunod, ang sumusunod sa kanila ay yung bato na yun. At yung bato na yun ay si Kristo. Sa Old Testament po kasi, talagang yung sumusunod sa kanila, pillar of fire. Pagkagabi may ilawan po sila at pillar of cloud pag-araw para meron silang meron silang protection sa init. Kaya ang sabi po riyan, ang sumusunod sa kanila ay yung rock, yung bato, yung sandigan. Si Jesus Christ po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Okay, kaya napakaliwanag po. Okay, sa 1 Corinthians number 5. Author of life. Siya po ang pinaka-akta. O siya po ang nagmamayari talaga ng buhay. Corinthians 3:16-17. Ano po sabi ron? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy. Which temple you are? Kaya tinutukoy po dito ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya. And sabi niya, hindi nyo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo. Kaya kung sino man ang sumira sa templo ng Diyos, nilagyan ng bisyo, nilagyan ng kasalanan, mga evil thoughts, mga gawang masama, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, ang sabi diyan, for the temple of God is holy. Ang magdi-destroy, that God will destroy him. Ang magiging kalaban po natin ang Diyos. Kaya ingatan po natin itong katawan na to, itong templo niya na to. Ito po ay tinubos ng ating Panginoon ng malaking halaga. Ang pinantubos niya nito ay yung kanyang dugo, no? At kaya tayo pinatawad at kaya tayong inaring ganap. We are justified by faith. Pinabanal po tayo. Kaya don't destroy this temple. Huwag natin lalagyan po mga kapatid ng kasalanan o mag-isip ng masama. Mananampalataya po na tayo sapagkat sabi niya, for the temple of God is holy. Banal po kasi ito. Pinabanal ang Lord. At ang templo na yon at ang katawan na yon ay kayong mga mananampalataya. Yon ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo. Tayo pong mga mananampalataya. Kaya kung inabuso po natin itong katawan na to, sa trabaho, sa mga sinilagyan ng kasalanan, mga bisyo, ang magiging kalaban po natin ay ang Diyos. Okay, kaya wala pong exempted po dyan, mga kapatid. Number 6, Jesus Christ as the Spirit. In the book of Acts 3:15, ang sabi po ron, ang killed the Prince of Life whom God raised from the dead, of which we are witnesses. So, pinatay nyo yung may likha ng buhay.
ang Diyos ang nagbuhay mula sa patay, kami ang nagiging saksi nito. Yan ang sabi po. Okay, sa book of Acts. Acts 9, and he said, "Who are you, Lord?" Then the Lord said, "I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goods or preach." Ang ibig po sabihin niyan, ito po yung si Apostol Pablo po ay pumunta sa Damascus upang usigin ang mga mananampalataya. At yun nga, nagkaroon ng liwanag sa daanan at siya po ay nalugmok at nagkaroon po siya ng kabulagan. Hindi nakakita. Kaya tinanong niya kung sino yun. At ang sabi niya, "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig." Kaya mahirap nasipain ng tinik. Mahirap sumipa po tinik. Ibig ko sabihin, huwag tayong kukontra sa turo ni Kristo. Mahirapan po tayo. Okay. Kasi Diyos po yun, Panginoon po yun. Kaya gagawin lang po natin, sunod lang po tayo, mga minamahal, mga kaibigan at mga manunood. Luke chapter 2 verse 11. "For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." O, tinanganap po yung dakilang tagapagligtas doon sa city of David, sa lungsod ni David, na tawagin si Kristo ang Panginoon. Kaya napakaliwanag po na siya po. Number 7. Form of godliness, godlikeness of man. Okay, godlikeness. So, Philippians 2, 5 and 7. "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of bondservant and coming in the likeness of men." Bagamat siya po ay ang katayuan niya ay Diyos, ang anyo niya ay Diyos, siya po ay nagpakababa para abutin po tayo. Nasabi niya, ilagay niyo ito sa inyong isip. Na si Kristo, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya inantulad yung sarili niya, inubad niya ang pagka-Diyos. Okay, para maabot niya po tayo. "But made himself of no reputation." Okay, at taking the form of bondservant. Talagang yung kahiyan po, talagang atin tinanggal niya para lamang po siya ay magiging alipin. Para siya po ay magiging katulad ng tao. Yan ang papag-aralan po natin sa susunod po kung papaintulutan ng Diyos, the dual nature of the Lord Jesus Christ, that He is 100% God and 100% man. Kaya abangan po natin yan. Ang ating general Bible study na po online is every 7 to 8. In the evening na po, hindi na 5 to 6, every Friday. Same day, but yung hour po ay in-adjust po para marami pong makapanood, para yung mga nagtatrabaho po ay nakauwi na at yung mga marami pang ginagawa. Kaya ginawa po natin na 7 to 8. Ganun din po yung ating Sunday service po. Hindi na 9 o'clock ng umaga. Kasi sumasabay po sa mga gawain, kaya ginawa po natin ng 7 to 8 every Sunday rin po. Kaya dito po, inabot po tayo ng ating Panginoon, back po tayo sa form of God. Parabutin po tayo, siya po ay nagkatawang, naging tao po. Yung laman po niya bilang Panginoon upang matubos niya ang sangkatawan. Talaga naman siya po ay naging alipin. Okay? And number 8, Jesus Christ is the judge of the invisible God. Pag sinabing Jesus Christ is the judge of the invisible God, Paul testified that Christ is the image, okay, of invisible God who created all things. Colossians 1:15-16. Siya po yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is the image of the invisible God. The firstborn over all creation. Siya yung panganay. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible or uninvisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. Siya po yung larawan ng Diyos na hindi nakikita.
Siya po yung panganay sa lahat ng nilalang sa verse 16. For by Him, all things were created that are in heaven. Kaya lahat po ng nilikha, magiging sa langit, sa lupa, magiging yung pamunuan, magiging yung pamahalaan, lahat ng trono, lahat ng kapangyarihan. All things were created through Him and for Him. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Okay, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So kung wala po siya, wala ang lahat ng bagay. Kaya He is the judge of the invisible God. Siya po, yung taga-usig. 2 Corinthians 4:4, whose minds is the God of this age has blinded, or do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Kaya nga yung iba nabulagan po eh. Bakit po? Eh kasi yung kanilang Diyos sa mundong ito, blinded their eyes, so do not believe, yung mga hindi nananalig po, at hindi nanampalataya na si Kristo ay ilaw, na si Kristo ay siya po ang kalwalatian ng hindi nakikita Diyos, who is the image of God, siya po yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya pag na kay Kristo ka na, yung Ama ay nasa iyo na. Oo, kaya nga sabi ng Bible na si Kristo at ang Ama ay isa. Kaya pag nakita mo na si Kristo, nandun na ka na kay Kristo, huwag ka na maghanap ng ibang Ama, sapagkat siya na po yung Ama natin na nakaupo sa trono ng kalwalatian ngayon sa panahon po natin ngayon. Number 9, Jesus Christ dwell of the Godhead bodily. Yan, bodily po yan. Colossians chapter 2 verse 9. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Kay Kristo nananahan ang pagka-Diyos. O yung kanyang katauhan po, nandun ang Diyos, nandun ang pagka-Diyos. Nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nandito po sa lupa, siya po yung Panginoon, He's the Lord. At yung Spirit na daladala niya ay yung Ama. Kaya lagi siyang tinatanong eh, sino ba yung tinutukoy mo lagi at binabanggit mong Ama? Sabi niya, di ba kayo naniniwala na yung Espiritu ay suma sa akin? Na yung Espiritu ng Ama ay nasa akin? Maniwala kayo? Kaya sabi niya, pag nakita niyo na ako, nakilala niyo na nga ako. Pagkat hinahanap po ni Pilipi yung Ama, pakita mo yung Ama para kami ay makontento na, para hindi na kami magtanong. Sabi niya, napakatagal ko na sa inyo, ngayon hindi niyo pa ako kilala. O ito na, nagsasalita, kilala niyo na at nakita niyo na. Pagkat ako yung Ama, sabi niya, napakaliwanag ko na yung hinahanap ni Pilipi na Ama ay si Jesus Christ. Kaya lahat ng pagka-Diyos ay nasa Kanya. Number 10, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Paul urged Timothy to keep God's commandment until Christ comes, who is the King of Kings and the Lord of Lords, who alone has immortality, hindi namamatay, whom no man has seen or can see. Okay, tingnan po natin ang 1 Timothy 6:14. 6:14-16. Okay, however, for this reason I obtain mercy that in me first Jesus Christ might show all long suffering as pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life. Okay, ito po yung dahilan kung bakit yung mercy o yung awa. O kanino? That in me first, okay, si ano po yan, si Pablo, sinulatan niya si Timothy upang ipakita ang kanyang pagtiyaga, pagtitiis as a pattern, bilang halimbawa, kanino? To those who are going to believe on Him for everlasting life, yung mga naniniwala para sa buhay na wala hanggang. Kaya sabi niya sa verse 17, now to the King eternal, immortal, o yung hari na walang hanggan, hindi namamatay, hindi nakikita, to God who alone is wise. Napakatalino ang Diyos natin. Be honor and glory forever and ever. Amen. O sa Kanya po ang kalwalatian. Sa Kanya po yung karangalan at kalwalatian. Magpakailanman. Amen. Ibig sabihin talagang period na po yun. Wala nang iba. Okay?
14, and I said to him, "Sir, you know." So he said to me, "These are the ones who come out of the great tribulation and wash their robes and made them white in the blood of the Lamb." Kaya dito po, sinabi po niya, sino po yan? Nagsasalita po dyan. Ito po si John D. Bilab, nung sinulat niya po ang Book of Revelation. Sa 7:14 po, basahin po natin sa wikang Tagalog. Sino ba yung tinutukoy po dyan? 7:14. Okay, sinabi ko sa kanya, "Ginoo, ikaw ang nakakalam." At sinabi niya sa akin, "Ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang damit at pinapuputi ng ito sa dugo ng kordero." Okay? Next. Revelation 19:11-16. Basahin po natin sa wikang Tagalog. 19:11-16. "At nakita kong nabuksan ang langit at naroon ng isang kabayong puti, at ang nakasayad doon ay tinatawag na tapat at totoo." Yan. "Faithful and true. At sa katwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya ay may isang pangalang nakasulat na walang nakakalam kundi ang kanyang sarili." Ayan, hanggang 16 po yan. "Siya ay nakasuot ng damit na inilubog sa dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag ang Salita ng Diyos. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at sila ay may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito ay tatakayin niya ang mabansa at sila ay kanyang papagharian ng tungkod ng bakal at paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. At siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon." Kaya siya po ang maghahatol, okay, sa buong mundo sa kanyang pagbabalik. Kaya kailangan nakaanda po tayo. Okay, next. "And he has Jesus Christ as a judge," Revelation 20:11-14. "Okay, then I saw a great white throne, and him who sat on it, whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them." O, dito na po, yung pagbabalik niya bilang tagahatol po. Okay, sunod. "Nakita niya dead, small and great, standing before God, and books were open, and another book was open, which is the book of life, and the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books." Ito po talagang kailangan siguraduhin po natin na yung ating mga pangalan ay nakalista sa Book of Life. "Does he give up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged each one according to his word. Then the death and the Hades were cast into the lake of fire, sa lawa ng apoy. This is the second death." Kaya po, pag ang isang tao po ay walang pangalan sa Book of Life, sigurado po yan sa second death. Pangalawang kamatayan po. Yung unang kamatayan, yung una, yung namatay po, yung flesh, nilibing, at yung kaluluwa, ito na yung hatulan. Yung kaluluwa kung sa heaven or sa Hades. O sa lawa ng kamatayan, sa lawa ng the lake of fire, may lawa po ng impyerno o apoy. Kaya nakakatakot po yan. Kaya maghanda po tayo at sumunod po tayo. Okay, Revelations 14:10. "He himself shall also drink of the wine of the wrath of God." Kaya ang putang Diyos nandun po. "Which is poured out full strength into the cup of his indignation." Galit na galit po siya. "He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb." Ito po yung talagang atulan na po yung mga masasama. Maging ang kaaway po. Ang demonyo, the father of lies. Okay? 2 Corinthians 5:10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." Lahat po tayo ay haatulan. "That each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad." Kaya lahat po tayo ay harap. Haatulan po tayo kung ano yung ating ginawa. Maging masama o mabuti po, tayo po ay tatayo sa seat judgment ng ating Panginoong Hesukristo.
Jesus Christ appears as great God. O, siya po talaga yung hinihintay natin. Sa Titus 2:13, looking for the blessed hope. Siya po yung mapalad at napag-asang maluwalhati. O, appearing of our great God. O, yung pagbabalik niya yan, ang ating Panginoong Jesucristo. Talagang siya po ang hinihintay ng mga mananampalataya. Siya po yung blessed hope. Siya po yung talaga magliligtas. Kaya tiis lang po sa ating kapanahonan, maraming tiisin po ang mga mananampalataya kay Kristo. At ang pag-asa po nila ay yung kanyang pagbabalik. Number 13, Jesus Christ having the throne. Siya po yung nasa trono po, Hebrews 1:8, but to the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Sa Hebrew po yan. Kaya napakaliwanag po na talagang siya po yung nakaupo sa trono. Okay, He is the God forever and forever. Jesus Christ as the coming King on the earth. Ito yung tinatawag na millennial kingdom. Ito na po yung hinihintay po ng mga mananampalataya. Yung 1,000 years na pagre-reign ng ating Panginoon. Okay, kaya ang mga nangyayari po sa panahon po natin ngayon ay nahuhula po at nakasulat po sa banal na kasulatan. Kaya nga itong nangyayari sa atin sa pandemya na to, ito po yung mga mukha po at mga criteria, prerequisites po na magkakaroon po talaga ng tatakan. Okay, itong mga at itong tatakan na to ay nasa Revelation chapter 13 na a great and small. Wala pong ano to, wala pong pinipili. Rich and poor. Lahat po. Lahat ng races po. Kaya ito, kailan aware po tayo sa mga nangyayari. At ano lang po tayo, sumunod lang po tayo. At nandito pa naman ang Church of God. Hindi tayo haya ng Lord na mapahamak po. Basta may kapigatian, ang sabi ng Bible, may kapigatian na hindi pa nangyayari noong unang panahon. Kaya nga, ang pandemya na ito talagang nadidepress ang tao, nahirapan ang tao. 2021, baka mas lalo pa raw lalala. Okay, kaya hindi po paigi po yung ating sitwasyon, yung ating kalagayan po. Kaya manalangin lang po tayo. Pagsukdulan na po talaga, kukunin na tayo ng ating Panginoon, yung tinatawag na rapture. Okay, meron tayong supper with the Lamb. Nakaanda na po yung dulang sa atin sa alapaha po. At sasalubungin po tayo ng ating groom. Ang groom po si Jesus Christ. Ang bride po yung mga nananalig kay Kristo and Church of God. Kaya sabi po riyan sa 2 Thessalonians 1:7-9, and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed. Pag siya po ay nagpayag from heaven with His mighty angels. Ito po yung ating inintay. Okay, sa susunod. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ. Eh, ito po talagang may vengeance eh. Talagang yung pot ng Diyos. Yung hindi nananalig, those who do not obey the gospel of our Lord. Talagang nakakatakot po. They shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Kaya dito po talagang may kinalalagyan yung mga hindi nananalig sa mabuting balita, yung hindi sumusunod kay Kristo po. Kaya nakakatakot po ang mararanasan po yung mga hindi nananalig kay Kristo. Kaya sabi po nga ng John 3:16, mapapahamak po yung hindi nananalig sa Kanya. Kaya nga nagpapahayag na po siya hanggang sa panahon ngayon sa social media upang maramdaman po natin na meron talagang inalok ng Diyos na pag-asa ng mga tao na kanyang nilalang. Lahat po, walang exempted po yan basta manalig po kayo. Kaya dito po, napakaganda po ang mga pangako ng Diyos. Psalms 51:3, sabi po roon, ang makapangyarihang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Verse 2, mula sa Zion, nakasakdalan ng kagandahan, nagliliwanag ang Diyos. Verse 3, ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Nasa harapan niya ang apoy at tumutupok at malakas na bagyo sa kanyang paligid. Kaya dito po, mula sa paglubog ng araw, yung Zion po dyan, ito po yung
tinutukoy niya na talagang diyan tayo, yan ang refuge. Ha? Diyan nagliliwanag ang kagandahan ng Diyos. Kaya dito po, pag tayo po ay nasa Lord talaga, eh ano ka, payapa ka, hindi ka mag-alala, hindi ka magdududa kasi nakatindig ka sa kanyang mga pangako kasi siya yung bato. Siya yung tunay na Panginoon Diyos po natin. Okay? Sikaraya 14:2-5. Oh, sabi niya, sapagkat aking titipunin ang lahat ng bansa upang lumaban sa Jerusalem. Yan. At ang lungsod ay masasakop ang mga bahay, ay luluban at ang mababahay pagsasamantalahan. Ang kalahati ng lungsod ay bibihagin, ngunit ang nalabi sa bayan ay hindi alisin sa lungsod. Kung magkagayo'y lalabas ang Panginoon at magkikipaglaban sa mga bansang iyon, gaya ng siya'y magkipaglaban sa araw ng labanan. Sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng olibo, ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem, sa dakong silangan, at ang bundok ng mga olibo ay mahati sa gitna niya sa silangan hanggang sa kanluran sa pamagitan ng napakalawak na libis. Ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilaga at ang kalahati ay sa dakong timog. Hanggang 5 po yan. Okay, kaya dito po, at kayo'y magsisitakas sa libis ng aking mabundok sapagkat ang libis ng mabundok ay abot hanggang sa Azal. Kayo'y tatakas gaya noong kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga araw ni Oseas na hari ng Huda. Pagkatapos ang Panginoon kong Diyos ay darating kasama ang lahat ng mabanal. Kaya ito po, nakaulan na po yan. Pagdating ng rapture po, okay, magkakasama ng Lord, pagbaba niya ay mga mananampalataya, mga banal, mga anak niya. Kasi bababa po ang New Jerusalem. Kaya matindi po at nakakatuwa po dahil hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Matthew 25:31-46, ito po nung ang ating Panginoon, kung babasahin po natin yan, ito po yung isiniparin niya po yung kanan at kaliwa. Yung kanan po yung mga tupa na sumusunod at yung nasa kaliwa ay yung mga hindi sumusunod. Kaya sabi po nung nasa kanan, kailan ka namin hindi pinakain, Lord? Kailan ka nagutom? Anong sabi ng Lord nung binigyan nyo itong malilit kong kapatid ng inumin at pinakain nyo yung mga nagugutom at pinatuloy nyo yung mawalang tutuluyan? O, kaya sabi niya, okay, welcome. Pero itong nasa kaliwa, sabi niya, kailan namin kita nakita kang nagutom? Ang sabi niya ng Lord, nung tinanggihan nyo ako, yung mga malilit kong kapatid, ay ibig sabihin wala kang ginawa, hindi nyo man lang pinainom, o nakita nyo na hindi nyo man lang siya pinakain, hindi nyo lang man siya pinatuloy. Ang ibig pong sabihin, wala kang ginawa mabuti. Oo. Kaya pa, kahit na mahirap po tayo, kung may humingi ng tulong sa atin, hindi po salaga ng pera po yan, yung ano ng puso yan, yung kalooban po. Pagka naramdaman po nila yung tulong po natin, ano mang tulong yan, maging material yan, prayer yan, o in kind, or in cash, or pagkain po yan, binigyan nyo na po ang ating Panginoon. Eh, nais ng Lord na magibigan po tayo. Kaya nga, katatapos lang po yung love month, napakarami po tayong tinalakay po ron, or love po yun. Sa darating na linggo, maganda po yung ano natin, eight kinds of love. Kaya abangan nyo po yan sa Sunday po yan, sa online po natin, 7-8. At sana po, napagpala po tayong lahat sa last part po ng Jesus Christ proves as God from the law, the apostles and the prophets and the apostles. Lord willing po, Jesus Christ proves as God sa kanyang dual nature. Kung lulobin po ng Lord, yan ang tatalakayin po natin sa susunod. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama, marami pong salamat. At muli, binigyan mo kami ng pagkakataon, binigyan mo po ang iyong panglikod ng pagkakataon para mahayag po yung dakilang kalooban na isa lang talaga ang Panginoon Diyos na aming sinasamba, na nagpahayag mula sa scripture, sa kautusan, hanggang ngayon sa aming kapanahonan, hanggang tinapos mo po ito sa cross ng Kalbaryo. You are the fulfillment of the Lord. Napakabuti mo po, sapagkat babalikan mo kami, Panginoon, kahit na kami po ay nagdaranas ng kapighatian sa mundong ito. Sinabi mo, Lord, na kailangan nakasan namin ang aming loob at dahil napagtagumpayan mo po ang gawa ng mundong ito, mapagtatagumpayan na rin po namin. Maraming po salamat sa iyong mga pangako.
sa iyong salita, sa iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa grace, Panginoon, na binibigay mo sa bawat nilalang. Purihin ka, Dakilang Diyos. Salamat po na marami. In Jesus' name we pray. Amen.